me, your Papa D. Good morning, mga kapapa D. I'm back. Itong isang bagong umaga na naman, mga kapapa D. Ngayon ay off ko, day off ko. First time ko na mag-day off ng ako lang mag-isa ngayon dito kasi yung anak ko na si Kyle is umuwi na ng Pilipinas dahil mag-face-to-face class na sila. So, alone si Papa D ngayon. Alone na. Ang gagawin ko is punta ako ng IKEA ngayon. Magbe-breakfast ako. Medyo nakakalungkot kasi solo ako. Dati, pag napunta ako doon, may kasama ako. Eh, ngayon, ako na lang mag-isa. So, wala. Ganun talaga. Sandali lang din naman yun. Makabalik din si Kyle dito ngayong December. So, tease-tease lang din. At nag-iisa tayo ngayon. Kaya, laban lang mga kapapadi. Kaya tara na. Kaya na tayo. Ngayon mga kapapadi, eto na. Papunta na ako doon sa IKEA para mag-breakfast. Medyo maluwag yung kalsada kasi maaga pa. Tapos Sunday dito is mga off ng mga tao dito. Kaya ang kalsada medyo maluwag. Walang traffic. Kaya maganda mag-drive. Eto na ang IKEA. Nandito na ako mga kapapadi. Naamoy ko na ang kape ng IKEA, ang paborito kong cappuccino. I'm here na mga kapapadi. Ito na sa Festival Mall dito sa may Jebel Ali. Andito na ako sa IKEA. So, mga sarado pa yung mga tindahan dito. Ah, pati ang IKEA is sarado pa. Kaya ang dami nag-aantay dito. Ayun ang mga tao. Ayan, nag-aantay sila. Yun, good. At sarado pa is alas 9 na dito. Pero sarado pa yung IKEA. Ang dami nag-aantay mga kapapadi. So, lakad tayo doon. Ayun, sarado pa yung mga pindahan. Sarado pa nga ang IKEA. Dati kasi pag napunta kami dito, bukas na siya pagka mga gantong oras. So late na sila nagbubukas ngayon. 9 na, mga 9 PM, late 9 AM na sila nagbubukas ngayon. Dati kasi pag napunta kami dito, mga gantong oras, open na siya. Pero ngayon sarado pa siya. Antay lang tayo dito. At least hindi ganun karami yung tao. Hindi tayo matatagalan sa pila sa pag-order. So antay lang tayo mga kapapadi. Ayan mga kapapadi, bukas na. Gantong oras sila nagbubukas na ngayon. Nagbago na yung timing sila, 9 AM. Hindi ko lang sure din kung ganito talaga sila nagbubukas everyday. So kain na lang tayo. Kayaanin natin yan kung anong oras sila nagbubukas. Ang mga Pilipino nag-aantay dito. Pag Sunday kasi ganito dito. Maraming kumakain dito sa IKEA ng breakfast. So yun, sige, let's go na. Solo si Papa D sa escalator. Wala pa masyadong tao. Ayun, may mga umakit na rin pala. Marami rin pala dun sa taas. Ito, dun sa taas, ayan. Marami rin palang nag-aantay dun sa taas. Ayan na mga kapapadi, yan yung breakfast dito, yan. Ito yung paborito kong cappuccino. Ayan na. So yun mga kapapadi, ito na, naka-order na ako ng IKEA breakfast. Normally, ang IKEA breakfast nila is sausage, omelette, tapos meron silang bacon, meron silang beans, and hash brown. Pero meron silang bago kasi ngayon dito, yun yung tapsilog.
So kaya yun yung in-order ko muna ngayon. Ito, mga papadi. Ayan. So matagal ko na kasing hindi nakakain din yung tapsilog. Kaya ito muna yung kinuha ko. So pass muna dun sa mga sausage. Tapos syempre mayroong akong cappuccino. Ito, yan yung pinupuntahan ko talaga dito sa IKEA. Sarap. Yun yung paborito ko dito. Tapos meron kong additional na spring roll. Ayan, kaya kain na mga kapapadi. Kain na tayo. Solo si Papadi, solo. Walang kasama. Wala si Kyle. Kaya yun. Enjoy na lang natin to mga kapapadi. Kain tayo. Iba rin kasi yung timpla ng tapsilog nila dito eh. May na-try ako sa ibang restaurant na yung tapsilog nila. Pero matagal na yun eh. Hindi siya ganun kalasa. Ito, kalasa to. Magkang sarap yung timpla. The best. Pero mas masarap to kung ako may kung mayroong suka. Pero so wala silang sinishare na rin. Lalo na dito sa spring roll. Sarap na kung may suka. Sarap. Nagluluto rin ako ng ganito. Actually, pag nagluluto ako nito, maramihan. Kasi yung mga kasama ko rin sa bahay, kasi nila to. Tapos, most requested din ito sa mga nililuto ko. Buti na lang meron silang ganito ngayon dito sa IKEA na. Kasi minsan nakakasawa rin nga yung mga sausage, yung hash brown, nakakasawa din. Kaya buti may ibang choices na nila. Pag ano dito, pag mga lunch na, dinner, iniiba na nila yung pagkain nila. Meron na sila yung mga steak, salmon, mga meatballs, meron na silang ganun dito. Bali itong idea na to, malapit lang to dito sa bahay ko. Yung mga 10 minutes drive pag galing sa bahay ko. And then off ko, napunta ako ngayon dito. Maaga rin kasi ako nagising mga kapatid. Nasanay na siguro ako sa aga ng gising ko kasi pag may pasok ako, 8 to 5 yung schedule ko. Nagigising ako mga 6:40, ganoon 7 o'clock. So kanina, wala naman akong alarm. Automatic nagising ko ako ng ganong oras. Sanay na yung mga kapapadi, eto kasama ko na ngayon si Kyle. Kahit wala siya dito, pero nandito siya. Ayun. Kyle! Hi! So yan, kasama ko pa rin siya ngayon. So kahit solo ko dito sa IKEA, ayan, nasa video naman si Baby D. So yun. So kompleto pa rin yung cup ko kasi nandito siya. Miss you. It's my off ko ngayon. Mag-edit tayo. Tapusin ko yung editing ko mamaya dun sa ano, yung sa airport. Uunahin ko yung sa airport bagong unboxing. So yun mga kapapadi, tapos na ako kumain dito.
busog. Nakatatlong kape ako dito. Only coffee, yung ano nila, yung black coffee, tapos yung cappuccino. Isang ano lang nga lang yun. Mas only coffee yung black. Tapos, ang dami kong nainom na kape. Habang nanonood sa YT, nakasupport ako dun sa isang friend ko na naka-live ngayon. Tapos, eto, pa-uwi na. At maglilinis na ako ng bahay din pagka-uwi kasi medyo matagal akong hindi nakapaglinis ng bahay dahil na-busy ako ng mga itong huling araw. So medyo marami-rami akong gagawin ngayon. Mababanat yung mga buto-buto ko ngayon sa pagkuskos ng CR kasi sobrang dumi nga talaga. Kaya yun mga kapabadi, tapos na yung breakfast ko, na dito mag 11 AM na. So kailangan na natin umuwi para maumpisahan na yung mga lilinisin ko doon. Tapos ano pa ba yung gagawin ko ngayon, ha? Mag-edit na ako ng mga video para mayroon akong mailabas ngayong week na to. So yun mga kapabadi, tapos na ang umaga na to ng breakfast ko is so, bye-bye na mga kapapadi. Bye-bye. It's me, your Papa D.